10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Kami po'y nagbabalik again, this time game number 3. Game 1 nakuha ng Mineski, game 2 nakuha ng Fnatic. Winner will face OG on the next round, loser will be eliminated. Nagbabalik kami, Kuya Nick and Mau. Again, Mau, eto, mukhang tumira ka ng food trip sa gabi. Food trip na taas, food trip na? Diyan lang sa baba, boss, mani lang. So, eto. 3 picks ng Mineski. Naglalabas na sila ng Ursa ulit. And now, next assassin. Yung bans boss ng Mineski, yung napapansin ko ulit. Same bans pa rin sila. All, first 3 bans nila. Parehong-pareho rin. Pero binanan nila dito yung Winter Wyvern. Mm-hmm. So, kasi dahil din siguro sa, yun nga, pipick sila ng Ursa. Which yun nga, nakita natin dito. Yung kabila naman, again, picking Chaos Knight tsaka Phoenix. Now, getting the Juggernaut for themselves. And now, Lion pa ni Jabs. Pinili na rin dito. Pero di mo alam, mamalay mo, di ba? Ang taya ko rito, first 10 kills yata. Fnatic, $10. Nako po. Pero Chaos Knight pa din dito sa Fnatic. Oh, although, Chaos Knight ulit. Hindi ganun ka ganda yung naging performance ni Ice. Pero for this meta naman kasi, malakas talaga yung Chaos Knight. So, check din natin kung paano na itatransition ng Fnatic. Fnatic mamaya yan, no? Fourth pick, Mineski, who will it be? Offlane Ursa ba to? O carry Ursa? Malalaman natin mamaya yan, ha, mga sir. Good counter yan, boss, against sa Phoenix, di ba? Kasi at least, meron silang sure hitter para dito sa Supernova. Wala nang ibang mas ka-counter sa Kwek-Kwek kundi ang taong gutom. Mabilis yun, di ba? Lamon agad daw. Pero depende daw yan, ha, sabi ni Elo. Ha. Si Sir Mike kasi nung Silver Slam, nag-Ursa siya, di ba? Daba. Nag-Ursa siya. May dalawa klase ng Ursa. Ursang gutom at saka ursang bagong manicure. Yung bagong manicure na ganun daw yung appear ursa. Lang, oh. So, mamaya malalaman natin kung ano yung lalabas na ursa rito. Fourth pick, who will it be? Inaantayan for Mineski. Pero yung band ng Fnatic dito, ha? Ember Spirit, Life Stealer at saka Brewmaster. So, wala talagang definite. Siguro Life Stealer, yung pinaka pinag-init na Liban, pero paiba-iba rin eh. Ayan no, na naman yung Leshrac. Febi, pangatlong laro yata to. Leshrac na Leshrac. Pero sa ngayon, hindi sila, boss, ganun ka-all-in dun sa pushing nila. Although nandiyan si Nature's Prophet, kahit paano, meron silang, kumbaga well-rounded na yung draft nila, kaya na nila sumabay din sa mid-game. Oo. Nang hindi masyadong, kumbaga, pwede silang lumaban ng yung Leshrac lang yung magiging pusher nila. So at least si Ursa kasabay siya pagdating dito kay Juggernaut pagdating ng mid game. So last ban ng Fnatic, mid laner ni Moon ang inaantay natin. Well, for Mineski naman, hero din ni Abed kung mag offlane yung Chaos Knight, ha. OD, Meepo, Storm, Tinker, eh yung mga available na mid lane SF. So ayan, inaantay natin. Mukhang gusto ng chat boss ang Meepo ni Abed. Oo nga eh. Actually, ako rin din eh. Gusto ko rin na ng Meepo ni Abed eh. Pero mga sir, by the way ha, nakalabas na po yung vlog for the day. And tawa ko ng tawa ngayong vlog na to. Seryoso, kahit na dito lang kami nag-vlog sa loob, tawa ko ng tawa po, Tixi Red. Ngayon ko lang nakita boss eh, kaya pala nyo ako pinapaganan. Kaya ganun-ganun no. Parang si Raul no. Nagtataka ako kagabi kung bakit kayo nyo ako pinapaganan. Kala mo abnormal eh no, puti. Time to bag. Sa Sir Mike, sobrang lungkot, no? Actually, buong araw yun, boss, habang nagsi-Silver Slam, kinakausap siya minsan-minsan. Parang lahat ng usapan, balik dun sa cellphone niya. Parang bad trip talaga siya buong araw. So, let's do this. Tuloy-tuloy na nga tayo. Fnatic banning itong si Dragon Knight. So, at least, isa rin kasi sa mga heroes na pwedeng mag-push for Mineski. So, great hero din sa mid lane. So, mukhang hindi mag-OD. Ito. Ah, di, possible pala silang mag-OD, lalo't wala na rin yung mga heroes na makaka-counter. Ah, di, may Nyx Assassin pala, sorry. Ah, pwede, Nyx Assassin. May Razor pa rin, di ba? Yeah po. Counter din kay OD yun. Last ban, Mineski. 18 seconds talaga sinusulit nila yung kanilang oras dito, even using at their extent yung reserve time. Minsan kasi lalo't ano yan, boss, laglagan talaga. So, kailangan mong i-assure na
comfortable sila at saka kaya nyo i-counter yung draft ng kalaban. Mag-OD yata yung Mineski. Bilan nyo Razor eh. Medusa. Kasi pride yung nakasalalay rito eh. Sabi ng Mineski, okay. Sabi nyo, mas magiging all-star kayo dyan. Ice. Tsaka Chubbs, iniwan nyo yung Fnatic, yung Mineski. Ngayon, lalaglag namin kayo ngayon. Let's see kung ganun yung mangyayari. Pero Medusa, fifth pick for Fnatic, Mina Mineski. They are securing their late game na. Pero ang problema niyan, early game. Alam mo naman, ang Medusa, mahirap mag-online yan. Pero yung heroes din naman, boss, ng Fnatic, hindi rin sila ganun kalakas sa early game. Although may Lion sila na pwedeng pumatay agad dito kay Medusa pagdating ng early. Kaya pa rin lumaban ni Ursa dito sa mga heroes ng Fnatic. Kapag, yun nga, pag mga 10 to 15 minute mark, mahihirapan si Juggernaut. So, last pick naman ng Fnatic. Sino kaya rito? Tingin ko mahihirapan sila kung magmimipo sila. Kasi dahil din dun sa gaze netong si Medusa. Aabangan natin yan, mga sir. Pero, ang maganda sa Mipos, solo target yung ano, kaya niya micro yung Ursa. Diba? Ah, boss. Tsaka kung mauunahan nila yung Medusa, kahit nga mag-stall gaze siya, mahihirapan pa din. Pero once naman kasi magka-item si Medusa, ayun, Templar. Masecured, no? So kahit na magwala yung Ursa dito, isang reprack lang, no? Sapat kaya, na. Kaya. At same, kaya niya sabayan si Medusa sa middle lane. Hindi siya mahihirapan. Agit Medusa, mid lane Ursa. No. Ayun, mas okay siya actually, boss. Kasi hindi pa magandang kataas yung refrack dito sa early game. So makakapangharas pa si Ursa Warrior laban dito kay Bed. Kasi compared dun sa Medusa, mas kaya sabayan ng TA itong si Medusa. So now, nagbabalik tayo dito sa ating laro. Once again, the winner will face OG doon sa ating next round. The loser will be eliminated. Fnatic versus Mineski yung aking taya. Eto. First thing. 5 seconds remaining. Yan. First 10 kills Fnatic. Tapos last one na lang. Habol na habol. Okay, Billy. Add even. 1/4 na lang, boss, yung laman ng ano nyo. Talaga. 26 na lang. Ayan, 16 na lang. Up. Naka-even tayo dyan, mga sir. Even at saka first 10 kills. Heist. Ngayon, di ba ito lalaroin? Ah, live pala to. Virtus Pro at saka yung newbie. Yung winner nito, kakalabanin yung EG. Bukas yung cover ito. Ni Yellow. Alauna po yata. Ang problema natin dito, anong finals ang i-cover natin, no? Ay, hindi magkakasabay yung finals eh. Baka dyan makover yung ano, dyan makover yung first, yung lower bracket nitong baba, no? Baka dyan makover yung lower bracket. So, kung sakaling secret yung mananalo bukas, baka Gambit versus ano, which is okay lang naman, di ba? Makukover na yung Liquid versus BP or Liquid versus EG. Di ba? Pero Liquid versus BP na yun, mga sir. First place ang EG. Ang mahalaga, boss, makover yung dalawang finals. Oo, dalawang finals makover bukas, ha? Ha? Third place na EG, panigurado na yun. So, ito na nga po. Nagbabalik na tayo para sa ating third game on the side of itong Mineski. It's Ajit on his Medusa. Nyx Assassin ni Febi. Nature's Prophet ni Pailai Dai. Tapos Moon on Ursa mid. And then KP on the offlane Leshraka. Ako po. Mas malakas yan, boss, kasi yung pushy capability. Samantala naman sa Fnatic. Jab sa kanyang Lion. Abed sa kanyang Templar Assassin. Isa sa kanyang Chaos Knight. MP Juggernaut at si DJ ulit na naman sa kanyang magandang Phoenix. Ang tanong, same effect ba yung pwedeng gawin dito nung Phoenix ni DJ? Katulad nung kanina ng game number 2, no? Nabo. By the way, mga sir, ha, ito nga pala yung bracket natin para sa mga hindi pa ulit nakakakita dyan. There you go. Laglag na yung NIP. Kanina lang yon, mga sir. And then, laglag na rin yung Aster, pati yung Chaos Esports Club. Well, yung upper bracket finals, Secret versus Gambit. I think, one of the few appearance ng Gambit to sa LAN event, pero sinusulit nila. Tingin ko, boss, kung sakaling manalo yung Gambit, at least one game, may chance sila para sa grand finals. Okay. Kasi ang ganda rin performance nila against Fnatic. Kumbaga, hindi siya champang manalo. Kuya Nick, sumabay ako sa first 10 kills mo, lagi talo si Kayla at kay Aloy. Yan, Ace. Don't worry. First 10. Medusa pick yan eh. Magpa-farm yan eh. Mismo, boss. Magpa-farm yan eh. Oh.
Saka makakahit nila yung, Ursa gamit yung Lion, if ever, man. Saka yung si CK din. Kuya Nick, di ba tinalo nilang Fnatic yung OG? That's for the round robin. Round robin lang yan. Anong ESL Katowice? Yan, saglit ha. Papakita namin sa inyo ha. Kata mapapansin. Ay, sige boss. Saglit. Yan. Ah, wala pa rito. Ha? Tinalo doon ng Fnatic yung OG. Hindi, magkaibang bracket sila boss. Magkaibang bracket. Ayun, OG yun. Kabila. Pati yung Mineski. Talo yung Mineski sa OG. Pero malakas ang OG boss sa mga ano eh, yung after yung group yung playoffs na kasi mabilis silang mag-adjust. Sobrang ano sila no. Sobrang ready lagi. Sanay sila sa boss matalo sa simula eh. Oh. Para sa unang nap yun. Pero MP umikot na kagad dito. Finger. Naku si Jobs ma earth split ng 1 second into impale. Malakas din dito. Malakas yung boss yung sa Mineski na top lane kasi yung Leshra kasi early. Para siyang clockwork na may na long range kasi yung Diabolic Edict nga. So yung harassment nitong si Leshra sobrang habde. Habit naman on his team. Ganda na sa team niya. Tanggal reprack ng kuya mo rito. Tapos nag-stack pa yung Fury Swipe, no? Yeah. Di makakapag-pull si Jobs. While sa likod naman, pinul ni Ice yung Radiant Creep Wave. Magandang way para makapag-start siya. Tandaan nyo mga sir, single demon on the deck equals 50% more damage. Walang anti-mage. Si Jobs naman at saka si Febi naghaharasan para hindi makapag-pull, no? Tamang kulitan lang kasi 1v1 ng Leshrac versus Juggernaut. Lamang naman si Leshrac eh. So, gusto lang naman ni Nyx Assassin na makulitan itong si Lion para din hindi siya makatulong doon sa Juggernaut. Si DJ naman, eto, pull din ulit. Pero hinaharangan nung creep wave nung Treant, yung pinupull nila and then Mystic Snake, napakasakit nung Rumiality Rift. Pero merong haras yung Prophet dyan. Ang hirap kasi lumaban as a Chaos Knight kasi dalawang range yung nano-normal sa kanya. And yung Nature's Prophet dito, partida wala pang Blightstone yan ha. Pero maganda po siya. Maganda rin po yung decision nung Ice kasi dalawa yung Stout Shield niya dito. So at least nanenegate niya yung counting damage ng dalawang range. Up. Normal lang kasi, no? Ha po. Tapang ah. Tapang naman nun. Top lane naman, ito na yung Earth Split si MP. Pero babak lang saglit yan, wala siya ritong healing ha. Isang tango na lang. Yung nasa lane nila rito, tsaka Fairy Fire na pwedeng pang heal. Mid lane, 15-4 para kay Ursa, 13-2 para kay Abed. So far, so good. Para dito kay Moon. Si Lion boss, bumili ng early smoke, pero hindi pa niya dadalhin. Mahirap yan pag kumak, mga sir. Kasi halatang halata po siya, kasi nakaharap siya nung next assassin. So na, mukhang naging mas favorable pa yata rito sa Mineski yung mid lane matchup na Ursa at saka Templar. Assassin again, Mystic Snake. Napakasakit. Pero good thing nakakapag-farm si Ice for Fnatic. So tahimik pa yung mapa natin. No, kanya-kanyang farman lang muna sila. Parang nagkakapaan pa lang. Oo, oh, tama ka dyan. Shoutout nga pala kay Jack na hindi na bumalik. Siya na meretso PGH ayata yun ah. Ayan na Impale. Split Earth. And then Diabolic Edict. Meron siyang salve pero hindi niya magagamit yun. With the damage and tinipan pa ni Febi. Etong si MP. Medyo napalayo yung Lion dun boss. Kasi kailangan niya talagang mag-pull na mag-pull eh. So kinapitalize ng Mines. Oo. Yung ano. Parehas Korean yan, Febi at saka si MP. Salve. Oy, yun lang. Grabe naman. Cancel. Sang mabilis. Na-cancel yung salve. Sakit ulo talaga. Parang kakain. Sabi ni Abby, tangina ka, hindi nakaparas na ka sa akin ha. Parang kakainom lang boss, tapos biglang tinapik yung tubig. Oo, oh, no. Kakabukas na ng Wilkins to. Tinapik agad. Oo. Oh. Top lane naman, eto. Nanya si DJ. Ngayon, siya na naman nag-ahabol. Si Febi nastan, Blade Fury nandyan din, and Febi tanggap na ang kapalaran. Teka lang, ha? Mga sir, first 5 kills ba? First 10 kills yung tinayang? 10 boss, 10. 10? Kamiya, first 5 kills, eh.
Hop. 5-minute rune. Basic. Nakakuha siya ng stun, pero may Icarus dive yan. And kita nyo naman sa Yunachi. Apat na bounty rune. Splitter dito. Yun lang, second kill. Nakakuha ng Mineski. Again, Nature's Prophet presence dito. Kita natin. Pero apat na bounty rune yan, boss, para sa Fnatic. Fnatic, oo. Oh. Medyo... At least sulit na rin yan para dito sa mga supports din. And now, ito. Kukunin niya yung mana ng Medusa. Tamang chupoy-chupoy lang siya dyan, pero yan ay smoke nung Lion. Let's see kung paano yung plano nila rito. While Juggernaut nag-iingat sa may top lane, Phoenix. Sa baba, yung isa naman. Ang bilis lagi mag-earn ni DJ, no? Habos eh. Ang bilis mag-earn ni DJ, oh. Parang napansin ko kanina, boss, kumukuha siya ng last hits para dito sa mid, sa bottom lane. Ante, 5 pa lang. Pero ang bilis niya mag-earn, no? Earn kanina, vessel kagad, eh, no? First 10 kill ko yan, eh. Parehas tayo. Yan, ayos yan, ayos yan. Mga sir, by the way, yung next na laban ng TNC sa Aventisheta yan, 4 days from now, which means Wednesday. From Wednesday to Friday. ESL 1 Mumbai, TNC Lotak, PG Baracks, at saka 496 Gaming. Ang tanong, magka-qualify na ba ulit ang TNC sa isang LAN event? Malalaman natin yan next week dito lang sa nimo.tv/luponwx. Si Tier 1 Tower kinukuha na, pero automatic 45 para sa kanila. Yung Phoenix may TP kung kakailangan ng tumipi mo. Bravo. Ayun na, TP na. Makasabi lang natin sa likod, magagaling yung Lion. Double stun, Blade Fury, si KP ang target, nandyan din yung X. TP pa, Prophet, sabi rito. Pero isa lang na pati, kaso offlane kasi yun eh, yung Lesh Rock. Di, ang mahalaga ron, eto pre. Ayan oh. Makakapangaras na siya, no? Makakapangaras na siya from now. And eto naman bot lane, no? Nag-jungle yung Medusa on its way to Madness or Dragonlance, whatever. Yung bot lane, binabackstout na rito ni Ice even using his Phantasm para makakuha ng early objective dito. Alam niya, boss, na hindi rin siya kayang patayin ngayon eh. So, kakapitalize na nila yung advantage nung Chaos Knight. Kasi hindi pa rin kayang labanan ni Ursa, pero pupunta na sila. Hindi po ito minor, mga sera. It's only a casual event. Casual LAN event. Walang DPC po. Oo, walang DPC. Network natin, Ice leading, followed by KP, and then Abed, tapos yung Ursa ni Moon. Sumamog yung jungle muna siya. Both heroes ng, both mid laners nung both teams nga. Kaya nilang mag-jungle eh. So at least makakapag-flash farm sila dito. Kailangan lang mag-create ng space ng mga space creator nung Fnatic and Mineski. So sa Fnatic, at least lumalaban itong si Chaos Knight sa bottom. And magandang si entry ward. Hindi makakapag-stack doon yung Phoenix ni DJ. He's stacking for Abed eh. Para mag-flash farm si Abed, makapag-snowball ng mid-game habang wala pang item yung Medusa. Kasi pero, magiging ano boss eh, ang laban dito yung kumakapag-farm yung Medusa or makakapag-farm din yung TA. Tsaka Juggernaut. No? Kasi once na magkaroon ng item yung TA, at makakapalag na agad yung Fnatic. So at least ma-prevent na yun, makapatagal na hanggang late game. And speaking of which, etong si Ajit will go for Power Threads muna. Pero medyo mabagal to ah. Boss. Medyo mabagal yan. Line ng difference ng network nila ng TA. Kaya din siguro tinatry ni Pylite Dive. Napahabulin, pero yun. Na, kumukuha na nga ng ancient stack si Abed while giving DJ. Stack mo ako, bigay ko sa yung lane. No stack, no give lane. Kasi si DJ boss, since mayroon na siyang earn, kailangan na lang niya ng levels sa ngayon. So pag once na makuha nila yung supernova, pwede silang kumuha ng teamfight. And kahit gumang sa mid lane yung Mineski, ang mahuhuli nila dyan, yung poor position na Phoenix, hindi yung TA na wala rin mobility. Pero hindi nila kayang patayin boss eh. Uy, Omni Slash kagad. And then ikot, mamamatay pa si KP. Patay na yung Medusa dito. Ay, may Magic Stick, mga sir. Doon, namatay. Si MP, titipan na naman ni KP yan, ni Febi. 1v1 boss yung sa mid lane, sa Medusa. Pinatay, solo pinatay kill ni DJ. No? DJ. Grabe naman yan. Oo nga, no. Wala supernova yun, ha, mga sir, ha. Tamang kulit lang. Wala supernova. Earn, tapos Icarus Dive, at saka Phoenix, ay Fire Spirit. Fire Spirit. Pero di mo rin masasabi, malay mo. Malay mo, wala nang buhay Medusa na ito. Kasi nag-jungle din siya. So mga sir, eto na nga po. Bukas, ang ganda ng laban natin. Liquid sa Grand Finals and then baka Secret din sa Grand Finals, no? Dalawang tournament, puro top teams. Bukas yan, no, mga sir.
Hop, si Moon hinahabol. Ayan na yung stun, 2 seconds. Pero nandiyan yung backup sa Ionic Trap na, uyo! Kinulong yung sarili niya kakapoy. Tumalun. Uchik, tumalun libre yung dagger yun. Uyo na, nakita. Yun lang. Na-stun 2 seconds na Reality Rift. Patay yung Phoenix, pero dalawa namatay on the side of Mineski. Pero okay na okay yun para dito sa ano, Fnatic. Natanggal boss yung face boots, kaya tumalun. Ah, okay. Tapos tuloy-tuloy rin yung farm dito nung ano, nung Chaos Knight. Makakapush pa siya ng tier 1 tower. Going for Midas din siya dito, boss. So, kahit mag-late game, kaya nalang sabayan mamaya yung ano, Medusa. So, yan, tier 1 tower. Kinukuha na po rito. Grabe yung performance ni DJ. Mas mataas pa yung farm niya kaysa sa Medusa, boss. Ako po. Kawawa yung Medusa. Mamaya, mga sir, sa laban ng Fnatic OG mamaya, magsi-Sir Mike cast tayo kasi hindi na makapag-Sir Mike place eh. Kasi hanggang madaling araw tayo eh, ha? Sir Mike cast mamaya. Uy, sige nandyan. Pero Lion namatay. Ako, si Sir Mike at saka si Alo mamaya sa Fnatic at saka OG, ha? Ha? Ano na? Fnatic agad. Ah, Fnatic agad. Sorry. Nice. Fnatic yung... Eh, syempre nakatayo sa Fnatic dito eh. O nga, no, Fnatic agad. Di ba pwedeng Mineski muna? Pero sa ngayon, boss, eh, lumalamang yung Fnatic. DJ Avid kasi talaga eh. Grabe yung DJ dito, boss. DJ Avid talaga kasi, di ba? Medusa, hirap na hirap, boss eh. Kahit nakapag-form siya sa jungle ngayon, binibigyan siya ng space na Mineski. Yung pagkamatay niya rito against DJ talaga yung nagdala. Reality Rift, dito mama yung kanyang split earth. Hindi na timingan mabuti. Pero kaya ba nilang habulin to? Sinusunog siya ni KP. Yung Diabolic Edict at saka yung Pulse Nova. Hindi na sinundan dito ng Fnatic. And now Shrine na paggamit. Pero yung network, again, ice. Item is Drums of Endurance. They will now go for the kill. Parang nahihirapan lagi boss yung Mineski na ipilit yung top lane. Parang kanina pa yan, no? Tier 2 ulit, no? Pero kasi boss, once nababasag nila yan, pwede na nilang sakupin itong jungle, main jungle ng Fnatic. Wards? Walang wards din. Ayan, nakita nila yung... Uy, yun lang! Nauna! Ayun yung mangyayari pag nauna ka sa purse. Nauna sa purse si Jobs dun. Nag-AOE ng stun sa lupa. So now, instead, they will go for the first tower sa may mid lane. Pero Medusa nandiyan na merong Mystic Snake. And there you go. Ah, yung Medusa magandang pick din against this Chaos Knight actually. Tier 1 tower kukunin. Nandiyan din yung Phoenix. May ulti yan, mga sir. Ayan na nga, nangungulit. Supernova and Medusa goes down. Hindi pa tayo tapos, pati yung Courier namatay. Supernova will explode. Pero here comes Mineski. Humahabol. Nandiyan yung Nature's Prophet. Sprout Black nandiyan. Impale on to 2. Si Febi nandito pero naka-envy. Pero Febi, kaya ba niya kumuha ng kill? Eto na yung split earth. Febi nakapag-third skill. Carapace pero another kill for Fnatic. And then KP also will fall 8-5. Nabuhay na yung Medusa. Naghahabol pa rin. Psionic Trap will be available. There you go, Moon. Mamamatay. And then Omnislash sa likod. Mamamatay rin dito yung Nature's Prophet. First 10 kills. Nakuha rito. Nanalo rin. Putik. And yung stack pa nila, ito mahalaga rito, yung stack pa nila makukuha nung Fnatic. Yun lang, nag-buyback pa yung Medusa. Kaloko-loko na talaga, no? Wala nang item, ubos ang item. 3K gold, boss. Napakalayo na nga nung lamang dito nung Fnatic. Kung kita-kita ito yung network nung TA versus dun kay Medusa, grabe. Ubos yung item ng Medusa, nag-buyback. Hindi pa nila kaya lumaban, boss. Kaya yun yung kinakapitalize ng Fnatic. So, ayan, kahit pumasok sila. Ayan yung sinasabi natin kanina, basta Medusa pick. Mahirap talaga ng late game yan, ng early game yan. And now, Pailaidai. Kailangan buhatin ni Munto at saka ni Pailaidai. Pero ang problema, Midas type itong Ursa. So, paparm lang din matagal yan. Matagal pa yan, boss. Actually, wala pa siya ng Glass of Face. So, parang hindi pa siya sulit sa ngayon. By the way, first 10 kills na kuha ng Fnatic. Okay? If you want to bet sa next game natin, which is Secret at saka Gambit, you can go to loot.bet. Yung link nandyan sa may chat and you can deposit, mga sir, Visa, Mastercard, or debit. Ay, oh, ganda!
Grabe naman si TJ doon. Hindi niya na pinangarap yung bounty run. Mahirap na eh. Ang likod ng camera ko yan. Ito, sa likod. Sir, I love you. Sorry mga sir. Ayun na mag-camera. Ayan na, si Eric na mag-camera mga sir, ha? Nag-rage to buyback yung Medusa. Yun, hindi niya kaya yun eh. Kahit naman nag-buyback siya, ano, isang mystic stake lang maano niya rin eh. Oo, boss. Wala na rin siyang stone. Actually, wala pa siyang stone gaze ngayon eh. At least, meron, siya, meron sana siyang pang-counter dun sa... sa ultimate ni Chaos Knight. Although, hindi niya pa kaya patayin yun. Kasi medyo makulat din naman yung ano. So, ayun yung nangyari mga sir. Hindi sulit. On the bright side, boss, hindi nila nabasag. Yung tier 1 tower. Pero, so, meron pa basag naman yung lima nila. Diba? Kumbaga, nahanap lang tayo ng positive side. No, ano. Pero yun, yung buy ba kasi talaga yung medyo crucial. Pero Aegis, makukunin na lang. Dahil nanonood ah. No? Dahil nanonood. Gusto kumuha ng Roshan. Let's see ah, pero ano dyan na, may drum. Si Ice tumakbo. Naku, yari. Hinatak talaga sa tagiliran. Just drop it. Ah, walang sentry ward. Sulit pa rin. I-impale to. Naku, pila-pila talaga sila dyan. Ayan. May sentry ba? Ano mga? Naku, wala rin sentry. DJ. Wala. Ay, dust. Ayan na. Let's see kung magda-dust. I-impale yata. Naka-ready rin yung mini-skill sa mabay. Ayan na yung Ursa. Nagkakasa na. Dust, DJ. Nakalimutan niya ata. Ayan na! Nakita! Pabuli. Nakita! Tinipan si Pebby! Andiyan ka pala, sabi rito. And there you go. Pebby goes down. Aegis is with Abed. Sorry. Napakahusay. Akala nila wala eh. Dumating sa courier eh. Na-excite na yun was for sure. Gusto niya nang umista ng pahaba eh, no? May highlights na ako nito. Aegis still na to, no? Pero yan. Tier 1 tower mid lane ituturin na. Medusa naman already with the Yasha. Pero 17 minutes Yasha. Safe lane Medusa. Pero Midas Chaos Knight. Going for Rekta Heart siya, boss. So, if ever man nag-umaw siya rito, hindi siya matatakot tatakihin ng Ursa Wario. Yan, maganda kasi sa Midas niya. Nag-early siya ng drums. So, pwede siya pumalag. And eto naman si... Uy! Nahila na naman. Ali ka rito. Sabi rito nung Chaos Knight. May stun pa yan. Ayan, ngayon. Kahit mag-TP yan, mamamatay yan. Kanina kasi hindi tinitipi kasi hindi siya binibitaw yung stat kasi tinitipian lang siya. So now, Nature's five. Prophet nagkita naman dito pero bailout na yan. 5 and 13, 6k net worth lead for Team Fnatic. Pero parang hindi nga 6k boss yung difference. Eh. Parang sobrang laki ng difference para sa parang atin. Buong momentum ng laro, no? Oo, boss. Kasi yung map control netong Fnatic, parang wala na mapag-farman yung Medusa. Actually, isang area na lang yung pwede niya pag-farman yun. Kahit lane, hindi niya na kayang puntahan. Mm-hmm. So, tuloy-tuloy po tayo rito sa ating laro. OG na panigurado nanonood yung OG ngayon. Nanonood na yung OG. And for sure, baban din nila itong dito Shaman at saka Elder Titan na itong Fnatic. Kasi isa rin yun sa mga dahilan kung bakit nakapalag yung Mineski. Lalo na nung game 1. Eto na nga. Tuloy-tuloy tayo rito. Ayan na yung Ace, pero walang magagawa eh, no? Panakbo lang talaga niya, boss. Pero yun, pwede pa rin sila lumaban. Eh. Pero worse. Okay. Contact mo siya, no? Si Sean. Last series ka mo sa kanya. Fnatic OG. Kung sakali man nanali, Fnatic ka. Eto na nga. Oops, Hex. Di na kinailangan. Stun. And then yung hila, ubus ang mana ng Medusa. Sunog. Diyos ko po. 70 seconds boss, no, walang mayroon sa... Mayroon pa dun, kulang na nga yung farm niya, di pa siya ngayon makakuha ng farm. At pwede magtuloy yan boss. Nagkaloko-loko dun sa buyback eh, no? Oh, dito boss. Sa mid lane eh. No. And now, tier 3 tower. Diretso na yun. Dun. Tier 2 tower, kinukuha. Pero ito, talagang decision sa tier 3 tower, kukunin. Ayan na nga. Basic na basic. Ito tuloy nila yan. Desolator si Abed. Diyos ko po. Si MP naman may defusal blade. Kung kailangan lumaban, nakakalaban. Hindi kaya i-defend boss ng mini NC. Actually, pwede pa sila dumala diretso hanggang sa middle lane eh. Yung kahit ano, mabuhay Medusa. Yung Nemo po si Sean. Si Nemo. Sean, ha?
Now, kukunin na nila. Ito nga, bottom racks. There you go. Going for Halbert. Even Halbert, para sa Medusa rin yan. Diyos ko. Or sa Ursa din, boss. Kasi pwede niyang dikitan yung Ursa. Tapos, mag-supernova na lang siya sa mismong harap. Kasi wala pa silang pantanggal. Mga sir, yung Nemo po, at saka OG, tsaka Fnatic dito sa Nemo, Sir Mike, ako, tsaka si Alo. Sa Focus Fire po, doon po si Shan. Okay? Sabi niyo, boss, Nemo eh. Ah, Nemo ba sinabi ko? Hindi. Sa kabila. Sa Focus Fire. Yung Nemo, kami po nila Alo yun, ha? Huwag kayong mag-alala dyan. We got you covered. Sabi nga ng SM, we got it all for you. Okay? Ha? Next series nga po. Uy, sino yun? Ano yung galing? Uy, long. May bisita na. Araw-araw, bisita tayo. Araw-araw na. Diyan ka lang, Francis, ha? Steady ka lang dyan. Uy, huwag niyong uubusin yan. Wala mo na kukuha. Sabay-sabay tayo, ha? Sabay-sabay tayo, ha? Next series, Secret at Gambit. May bisita kami rito, mga sir. Si may dalang Jayco. Grabe yun. Grabe naman. Patabain. Mataba. Ito. Delikado. Mataba. Ayan na yung stand, 3 seconds. And now, Fnatic, nararamdaman nila. Alam din nila na walang ano eh, walang fighting chance sa team fight eh. At the moment yung miniski. Hindi ko mas gutom na rin sila eh. Gusto na rin gumain. Jayco is real, ha? 21 minutes na yung laro natin. Pero since alam boss ng ano, Fnatic, na hindi kayang sumabay dito ng Mineski, lalamunin lang talaga nila yung kukunin lang nila yung advantage dito hanggang sa hindi na talaga kayanin ng Mineski. Kasi, kumbaga, anong ipapalag ngayon ng Medusa, di ba? Sa akin? Na ano? Sa akin? Ah, sige, no problem. Sige, hindi lang kami. Sige mo na problem. Kung sila kong dyan, Team Payaman, kayo dyan, Team Pataba. Oh, pwede na yun, no? Hindi, ako tataba. Mataba na ako dati. Ah, talaga? Showpaw din ako dati. 5 and 15 yung score natin. Si Eric tumaba eh. Kaya nga mo, dati alam mo yan. Nakita ko yung mga picture. Oh. Again, mga sir, by the way, kung after nito, naka-upload na yung vlog namin doon sa my Team Surewin. Kung gagraduan ko yung vlog na yon, that was 8 out of 10. 8 kasi yung setup namin doon lang. Okay? Pero yung lap trip, putik. Sulit. Kahit ako, hindi ko in-expect na ganun yung lap trip, seryoso. Hindi ko pa napapalit, boss. Pero nakita seryoso. Ko lang yung clip eh. Sobrang lap trip. May naita lang ang scene yung na ganun kayo, boss eh. Tawa shred. Na lang ng tawa. Parang up to shred doon, putik. Ayan na, naku, si Ursa. Na-hex ka agad. Makakapag-ulti ba yung Ursa? Nakapag-ulti nga. Ay, hindi pa. Bam. Naturo, boss. Putik. Naturo siya. Pero yun, finger. At least may buyback pa siya rito. So, if ever man na mag-teamfight sila, mayroon pa rin silang Ursa. Ang problema kasi kahit mag-buyback siya, wala hindi pa naman sila makakalaban, no? Pero going for BKB si Ursa Warrior dito po. So at least pwede siyang gumo. Pero medyo malayo pa yung 2.5k gold pa lang. Ayan na, Midrax na yung kinukuha. First lane buyback dyan. Rod of Atos. Pero may fantastic. Uy, gandang dodge. Gandang dodge. Ito, humila pa. Kahit nago Scepter. May stun. Impale nandyan. Pero ang kunat. Wala silang pa. Ang kunat. And namga, fantastic pa yan. Magkakaroon ng magic stick pang mana. Rod of Atos na naman. Mana burn yun. Ang pangontra nila. Mana burn. Pero ito, Medusa hinaharas, hinila. Wala nga lang pang stun. Yung range rocks nakuha and then force tap, paalis na naman. Hit and run on the side of Fnatic. Actually, boss, hindi na pinansin ng TE at ng Juggernaut yung kalaban eh. Puro tower, puro rocks lang sila doon. Tapos si CK lang talaga yung sumalo. So parang doon pa lang makikita na natin na hindi talaga kayang lumaban ng Mineski at the moment. Well, kumbaga, kahit anong gawin siguro dito ng Fnatic eh, lalamang pa din sila. Ayun nga. And let's see, ayun na panalad kanina sa loot bet ah. Ba't 31 lang? Ilan ba kanina? 26? Bawa pa 26. 26 na lang ba ito kanina? Ay, nakataya pa kasi ako at even. Nakataya pa kasi ako at even eh. Okay. At even, even tayo rito. Ito, nanalo na ito, no? Tabo. Okay, let's do this. Back to the ball game. Tier 2 tower top lane nakakuha na and they are now going for the Mega Creeps. Okay? Kung makapag-BKB boss yung Ursa, tingin ko kaya pa nila. Kaya, kaya. Pero meron siyang basher. Mag-basher muna siya. Ang
Tagal pa niyan, yung 400 gold pa lang. Oh, kita mo yung mga dodge ng, ano, ng Split Earth, oh. Sabi ni Abed, basically, yung combo na yan, ni Rod of Atos, tsaka, ano, Split Earth. Oh, mas mayamang position for ng Fnatic sa mga course ng Mineski. Sino position for ng Fnatic? Phoenix. Phoenix. Oo nga, no. Hindi, may GPM, ano rin kasi yan, may GPM talent kasi yan, eh. Kaya mayaman talaga yan, ha? Now, ang wag mo naman gagawin on the side of Fnatic, bigyan ng space itong Mineski. Kasi ngayon, maganda yung nangyayari kasi pinipressure mo sila habang wala pa silang item, no? Kasi if ever man na manalo ng teamfight yung Mineski, isang item kaagad yun sa Mineski, eh. Kasi sobrang taas nung network difference, malaki kaagad yung makukuha lang, lalo na dito sa TA. So kailangan mag-ingat lalo na ng TA. Pero pwede naman kasi sila mag-antay lang nung next Roshan. Kuya Nick, kung bubuo ka ng All-Star PH lineup sa Dota para SEA Games 2019, sino-sino? Ah, maganda yan, no? Maganda yan, mga sir. Sa tingin ko, lahat naman posible, si BYB lang hindi. Coach was. Hindi rin. Siyempre, paano ka magka-coach? May streaming deal ka, di ba? Sabagay. Sabihin, oh, coach, practice tayo ngayon, ha? 5 hours, ha? Ay, i-stream ako, eh. Ah, di ba? Eh, sige, bukas na lang, coach. Ay, hindi rin pwede. Mag-i-stream ako, eh. Ha, di ba? O, hindi talaga pwede. Hindi ako sanang babash. Wala nga akong basher, eh. So, ang problema lang talaga. Sa scroll lang tayo. Okay? Eto na. Si Ajit. Manta pa Dragonlance. Actually, pwede na siyang bumili. Pero, nire-reserve niyan for buyback. For buyback, oh. Kasi once na matarget siya, boss, eh. Wala rin purpose pa sa ngayon. Yung Dragonlance niya. Uy, yun lang. Nayari yung Phoenix. Inat-nat yung Phoenix. Nag-roshan ba? Uy, ako na, ako na. Makulit lang. Oh. Pero at least may at least 1 minute na oras para mag-farm pa. Oo. Oh, naku, yari yata yung ano dito. Pero, ah. Ito, nakita na yun. Hindi nyo nakita. Naku po. Shadow Blade yun. May Invi lang. And then the Fusel Blade. Ubus ang mana ni Katie. Pero lalaban niya ata, ah. Lumingkin, Rod of Atos nandyan, 4 staff out, pero Ursa, ngangat-ngat. Pero end na yung stun, wala pa nga siyang BKB rito. And then eto si MP, gusto kumuha ng kill, nandyan na rin si Ice. Patay yung dalawang heroes dito ng Mineski. They can still go for the Roshan or can go straight for the Mega Creeps. Talking about Fnatic. Lalo pa buhay na rin si Phoenix, boss. Roshan na lang muna. Pero questionable safe. Din boss yung ginawa ni Nature's Prophet, eh. Kasi yung hero niya yung pinang-atake niya ng Healing Ward. Kaya sobrang lapit niya sa Juggernaut. Whereas nandun naman yung mga bata niya, yung Sikiting Patrol. Ang problema rito kasi tatlo yung right click ng ano, eh. Yeah, ng Fnatic, eh. Chaos Knight. Tapos Templar at saka itong MP Juggernaut. Pero boss si Jardel naka-BKB. Aray ko. Bin. Padaling sa Korea. Tawin na. Oo nga, no. Grabe. Yaman nga nun. So Roshan nakuha pa. And now they'll go for this one. Meron pang double damage. Pinapakuha po rin ito. Naku. Pero nakakita po si Mineski lang. So, nakita rin Fnatic. Nakita na Fnatic yata. Ay, hindi nakita. Nag-smoke lang sila. Haharangin yata nila yung ano rin. Nagsasasin. Pero ibang way. Yung pinunta nito. Kikripskip siya. Pero delikado. Alam niya. They will now focus this one. They will pressure the lanes. Ah, Courier Snipe ang kuya mo. So, let's see. Pupush na ba sila rito? Tingko mas kailangan nilang i-frontline ni Medusa, eh. Parang, although medyo delikado siya, at least makakahanap ng pick-off si Ursa Warrior sa likod. Kasi wala silang hero na pwedeng humarap, eh. Oh. Pero mukhang si Lesh yung gagamitin nilang frontline, ha. Pang-iwas ng Split Earth yung Blade Fury ng Juggernaut. And now, eto na, Tier 3 Tower. Creep Wave on the way. May Phantasm in 25 seconds. Pero ayan na, Refract. Tumaright click na, pero ang bilis klumar ng Creep Wave dyan. Nung Medusa. Pero tuloy-tuloy, nahatid na eh, nahatid eh. Tier 3 Tower, Blade Fury dodge na naman. And now, Tier 3 Tower goes down. Uy, hindi pa! Pugna Blast. Ah, game 30. Number to pala yun. Pero yung Creep Wave on the way na ulit. Eto na. Pero may bawas, no? May bawas. Na-impale ba yan? May bawas eh, no? Oy, na-fortify. Yun lang. Hinatid.
tamang heal lang muna rito. And then, balance ng pre-play yung ginagawa ng Nyx. Impale didn't connect. And then, force stop out. Actually, hindi nga force stop yung Hurricane Pike out eh. Pero medyo kinabahan pa rito yung Fnatic, ha. Although may heart na rin, boss, yung Chaos Knight. So, dami na. Yaman na yan. Yung frontliner nila pwede maging dalawa na. Yung Juggernaut tsaka yung Chaos Knight. Pwede, well, dito napunta yung Phoenix DJ kanina. Oo nga, no. Sabi ko sa'yo, eh. Yung dito, oh, nga, no. Kasing dito, yaman na agad, eh. Yaman na agad, oh. Tingnan mo naman yan, oh. After ng BKB, 1.1k gold na kagad. Grabe. Lalagpasan niya pa yung farm na Medusa. Tinago lang muna, boss, yung item para di mahalata. And Chaos Knight, after the BKB, will go for, ano to, Butterfly ba to? O Malevolence? Ayan na nga, binabara sila yung creep wave para walang makapasok doon. And Chaos Knight, ang daming parang item. Parang Eco-Saber yata yan, boss. Oo, oh, pwede Eco-Saber. Bagay, hindi naman, boss, ano, kailangan magmadali ng Fnatic. Since lamang naman sila dito, pwede naman silang magpaunti-unti. Kasi kaya rin naman nila sumabay late yun. Ako, Butterfly, Templar, may BKB rin yan. Pero si MP ang target, itong walang Aegis. Pero MP, may cheese naman yan, mga sir. And Supernova pang zone out. May healing word pa. Fortify has been popped. And then gitna naman Chaos Knight. Mabalansi na kayo, may Phantasm ginamit. Let's see kung makakasurvive dito. KP, na-focus in the finger of death. Pati kaya Nature's Prophet namatay dito. Pinag-zone out nila yung ano, yung Phantasm. Pero Rax ang target dito ng Fnatic. Ayan na nga po, going for the Mega Crypt. May Hex dito. Yung Lion, pero Lion hinabol, and Lion mamamatay. Top Rocks down, buyback by Lion. Heart of Taras is real. Abed with the Aegis, pero si MP meron din cheese dyan, meron pang Omni Slash. KP ang target, nag-buyback to, and KP will be dying back. Omni Slash, sobrang clutch nun, Manta out, pero still Febi will fall. Double kill for MP, and they will now go for this Ursa, nag-ulti. May pang lockdown ba? Diffusal, whatever. Wala, pero hindi na kailangan. Mega Crips, and GG will be called. Fnatic will be moving on, eliminating Mineski dito sa ating ESL 1 Katowice. Grabe naman, no? Kumbaga, boss, early game pa lang kasi medyo naging sloppy na yung performance ng Mineski. So, kinapitalize lang yun ng Fnatic. Kumbaga, dire-diretso na lang, hindi na nila hinayaang maka-turn around pa yung Mineski. So yung Fnatic yung nakakuha nung game number 3. So there you go. That's our series, first series ng ating araw. Fnatic moving on nga, and they will book a match against OG mamaya yan, which is ikakas din namin ni Alo. Ako, Alo, at saka Sir Mike. Okay? Pero isang laro lang yun, ha? One game only, ha? So, stay there. Two games na actually. Yung game 1 tsaka yung game 3 meron, ha? So, mga sir, salamat Mau sa pagkasama na dito. MVP ng series. DJ series. Pa din, boss. DJ pa rin. DJ talaga, no? Yeah, I have to give it to DJ Phoenix. Ni DJ really is something. Ang hirap labanan sa team fight, di ba? And nanalo rin tayo sa ating... Uy, yung bet nga pala. Anong score? 7 plus 23, 30. Sakto. Bumalik. Oh, yung natalo ko, bumalik ka. Natalo ko, bumalik ka. 50 na ulit. Natalo. Yung natalo ko, bumalik ulit. So, even is real. Even is real. Hindi ko napansin, ha? Grabe yan. Okay na. Mahusay, mahusay. Nabalik ko yung natalo ko. Next series, Secret versus The Zac and Gambit. Stay there. Magbabalik kami.